Totoo po na nangangarap tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Sa pagkamatay ni Joe Masison, ang founder ng CPPNPA ay umaasa tayo na ito po ay matutupad dahil naputol na ang ulo ng organisasyon ng komunista sa ating bansa. Pero ang kanilang mga natitira organisasyon sa ating pong gobyerno ay nag-file po ng isang resolusyon para sa resumptions ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front. Dahil ba sa mas mabait si Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay President Duterte na ito po ay naunsyame sa panahon ni Pangulong Duterte at ito po ay kinansin? Yan po ang pag-usapan po natin ngayon sa araw po na ito. Nag-file po ang mga member ng Makabayan Block sa Lower House Chamber composed po ni Deputy Minority Leader Franz Castro, Assistant Minority Leader Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ang kanila pong final na resolusyon ay para sa resumptions of peace talks sa pagitan ng communist movement at ng ating pong gobyerno. Ang kanila pong sinabi ay, "The quest for a just and lasting peace should compel us legislators and peace advocates to push for the resumption of the peace talks between the government and the NDF, National Democratic Front of the Philippines." Yan po kanilang sinabi sa kanila pong house resolution. Sa pagkamatay ni Joe Masison, sila po ay nag-a-attempt na naman ng another peace talks. Ito po ay nabigo sa panahon po ni Pangulong Duterte dahil kinansila po ito bigla. Matatandaan po natin ang panahon po ni Pangulong Duterte na nagkaroon po ito ng peace talks ay nagkaroon po ng ambush sa kanya pong mga bodyguards noon. Mabuti na lamang at hindi kasama doon si Pangulong Duterte sa convoy na yun. Yun nga lang at tinambangan ng kanyang mga bodyguards. At dahil doon, biglang kinansila ni Pangulong Duterte ang peace talks sapagkat ang usapan nila po sa peace talks ay both sides po ay magkakaroon po ng ceasefires. Pero ano po nangyayari pag lagi na lang may peace talks ang ating pong gobyerno? Sa mga makakalimang grupo ay ang ating lamang pong military ang merong ceasefire. Ang kanilang side, sa communist side, ay lagi pong hindi po nagsisisfire yan. Ang peace talks po ay ginagamit nila upang lumakas ulit ang kanilang pong grupo. Pangalawa, ginagamit din nila ito para palakasin at mag-anyaya ng mga bagong miyembro. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat si Pangulo pong Duterte ay hindi na po ito pinayagan another peace talks. Sapagkat sa peace talks ay niloloko lamang nila diretsahan ng ating pong gobyerno. Dahil kung talagang gusto talaga nila ng tunay na kapayapaan, ay sila po ay makikipag-cooperate sa ating po gobyerno. At hindi po sa gaya ng ginagawa nila na ginagamit nila ang peace talks para lumakas ang kanilang grupo. Sa pagkasal po ni Pangulong Duterte ng peace talks between sa government at sa National Democratic Front, siya po ay nag-issue ng Executive Order No. 70. Ito po ay bumubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict under the Office of the President para maging epektibo at efficient ang implementation ng nasabing government policy. Sa pagkabuo ng NTF-ELCA, ay formal na nitong terminate ang peace talks sa pagitan ng government at NPA. Sa panahon po ito ni Pangulong Duterte noong petsa November 23, 2017. Dahil nga po kahit nag-peace talks po ang government noon, ay patuloy pa rin po ang atake ng mga kalimang grupo sa ating pong mga kasundaluhan at kapulisan. At dahil doon, nainis ang ating pong presidente at ito po ay kinansila. Kaya po, nagkaroon po siya ng NTF-ELCA upang rekta ng makipag-usap ang ating pong gobyerno sa mga malalayong barangay na kung saan ay nalalaman ng gobyerno hinaing na mga ito at upang manumbalik sila sa gobyerno. Ito po ang ilan sa mga programa ng NTF-ELCAC. Una, pamagitan ng NTF-ELCAC ng Campaign Against Suspected Fraud Organizations ay nalalaman ng taong bayan kung ano po ang mga organizations front ng mga makakaliwang grupo.
At dahil po dyan sa NTFL CAC na yan, ay nagkaroon po ng kamalayan ng ating pong mga mamamayan. Dahil po dito, sila po ay naakusahan ng red tagging. Sapagkat sinasabihan nila ang ilang mga organisasyon, gaya na po ng mga kabayan, kabataan, bayan muna, ay ilan sa mga nagre-reklamo na sila po ay nare-red tag. Ito po ang pangalawang programa ng NTFLK, kayang Barangay Development Program. Ito po ay isang socio-economic program ng NTFLK para sa mga barangay, para sila po ay mapalaya sa mga kamay ng mga komunista. At kung ano man ang kanila pong mga hinaing, ay tinutugunan po rekta ng ating pong gobyerno. Ito po ay para na po itong peace talks sa mismong kanayunan at sa mismong barangay na. Ang peace talks po ay wala na po sa national level at ito po ay ginaganap na po sa mga barangay, sa mga malalayong barangay. Para rekta nang malamang kung ano po ang mga problema ng ating kababayan. Dahil po dyan, sa panahon po ni Pangulong Duterte, ay marami po ang nagsisuko na at nanumbalik po sa ating pong gobyerno sa pamamagitan po ng Barangay Development Program. At ang pangatlo po, mayroon pa tayong Balik Loob Program. Ating pong presidente, para sa mga ito, former NPA rebels, sila po entitled na makatanggap ng mga immediate cash assistance, mga livelihood, fund assistance, at ang kanilang firearms remuneration funds para sila po ay magsole at magsuko ng kanila pong mga armas. Depende po sa kanila pong weapons na gamit at gitpit. Yan po ang ilan sa mga programa ng ating pong NTFLK. Kaya naman po ito po ay successful po at uti-uti na pong nabubuwasan ng ang mga miyembro ng mga makakaliwa. Kaya po sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos ay uunti na lang po sila. Kung dati ay napakarami, ngayon po ay kukunti na lang. Ito po ay natalakay na po natin ito sa ating po nakaraang video na kukunti na lang talaga ang mga natitira ng mga miyembro ng NPA. Dahil sa kabi-kabilaan na po ang nagsisusuko at nanunumbalik na po sa ating pong gobyerno. Kaya po, sa pagkamatay po ni Joma Sison, ay ini-expect na po ng ating pong pamahalaan at ng mga kapulisan at kasundaluhan na tuluyan na pong magawakas ang paghahari ng mga makakalimang grupo sa ating bayan. Kaya po, sa pagkawala ni Joma Sison, ang pag-file ng makabayan block ng isang resolution upang ibalik ang peace talks between sa government at sa CPP-NPA ay isang last resort na lamang po nila ito. Dahil alam nila, kung hindi po magpi-peace talks, ay hindi po sila makakaroon ng reorganization. Dahil sa pagkamatay po ni Joma Sison, ay tiyak unang-una, magkakagulo yan kung sino ang magiging leader nila. Magkakaroon sila ng power struggle dyan sa loob. Hindi man natin malalaman yan, kahit sila-sila yan, ay mag-aagawan yan sa pwesto kung sino ang uupo at papalit kay Joma Sison. Pangalawa, ang kanila pong pagpa-file ay ano lang to, parang desperate move. Yun lang sa tingin ko lang kasi wala na talaga silang aasahan. Kung iniisip nila na mas mabait po si Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Pangulong Duterte, tandaan po nila, si Pangulong Duterte po ay lagi pong nagpapaalala na suportahan ang pamahalaan na ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, Pangulong Duterte po ay lagi lang pong nandiyan at nakabantay. At kung sakaling manglulokohin ng CPP-NPA-NDF ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi niyo po ito magagawa. Siyempre, hindi pa payag si Pangulong Duterte niyan, di ba? Uubos na nga ang kanilang miyembro, hihirit pa sila para sa isang peace talks. Ano yung para dumami ulit ang kanilang miyembro? Kayo po, ano po ang inyo pong saloobin sa pag-file resolution ng Makabayan Block para sa resumptions ng peace talks? Malaya po kayong isulat ang inyong opinion sa comment section. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating pong channel.
At sa mga ating pong mga bagong subscriber, maraming maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat.